Takot ang nangibabaw sa mga residente sa dalampasigan ng Barangay Paratong, Bangar La Union noong hapon ng Linggo. Sa kuha kasi ni John, kita ang pananalasa ng buhawi o waterspout sa dagat. Afternoon po yon, mga 5 to 6. Kasama ko po yung mga pamangkin and other cousins. Naglalaro po sila ng volleyball doon po sa tabing dagat. So, nung araw po na yun or nung hapon po na yun, masaya naman po sila naglalaro, parang wala lang. And but yung ulap po is parang dumidilim na siya, parang yung paulan na po. And then afterward, yung 1 to 3 minutes, nagko-form po ng parang funnel doon po. And then yung last 2 minutes, kasi parang 5 minutes po nangyari yun eh. Yung last 2 minutes, yun po yung pinaka-peak po nyo or yung pinaka-taas na po or pinakamalakas na paghigop na po ng water doon po sa dagat po. Apo, sino ka yung tao dyan? Bye-bye, di pa lumikat. Ayon kay John, nagpanik ang ilan habang pinagmamasdan ang buhawi. It's really our first time seeing such po. Doon po, hindi naman alam kung ano yung difference ng tornado and then water spout. So parang doon, react po kami, nagpanik po kami. And then, buti po, nawala din lang po. Tapos after po nung nawala na is lumakas na umulan na po ng super lakas po, especially nung gabing po 'yon. Kinumpirma ng PAGASA na ito nga ay isang waterspout o buhawi. Ito ng thunderstorm. So diyan nang gagaling 'yan, yung mga hazard na binibigay ng thunderstorm. Katulad marami kasing hazard na binibigay ng thunderstorm, ano? Like strong winds, strong rain. Tapos hail, and then yun yung mga thunders, yung tornado or a water spout. So yan yung mga sanhi ng mga ating mga thunderstorm. So depende yan gaano kalaki yung thunderstorm natin. Ang water spout ay nabubuo sa pagsasalubong ng papataas na mainit na hangin at pababang malamig na hangin. Karaniwan itong nakikita sa iba't ibang katubigan ng bansa. Actually, dito sa Northern Luzon, ang present weather situation natin is localized thunderstorm. So kapag may ganitong mga phenomena or mga weather system, expected na doon sa mga highly thunderstorm, yung mga malalaking thunderstorm, nagkakaroon talaga ng mga waterspout, tornado, and hail, and of course the heavy rainfall. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction Office ng Bangar La Union, ito pa lang ang unang pagkakataon na nakapagtala sila ng water spout sa bayan. Payo ng PAGASA, huwag kaagad magpanik kapag nakakita ng water spout. Kapag nasa karagatan naman, maiging lumayo sa direksyon ng water spout o kaya humanap ng ligtas na pampang at hintayin umupa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.